Magandang araw mga Tagigenyos! Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama po natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat SK Beng! Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, January 21, ang ating tatalakayin ay ang Frequently Asked Questions o FAQs on Vaccines, Violations Report, TikTok Registrar's Report at COVID-19 Case Updates sa Lungsod ng Taguig. Tungkol po sa Frequently Asked Questions o FAQs on Vaccines, sa patuloy nating paglaban sa sakit na COVID-19, isa sa mga inaasahang lunas sa mabilis na paglaganap nito ay ang pagkakaroon ng bakuna para sa mga mamamayan. Narito ang mga sagot sa ilan sa mga katanungan tungkol sa bakuna mula sa Department of Health o DOH at kung paano ito makakatulong sa pagsugpo sa COVID-19. Paano nilalabanan ng bakuna ang sakit? Ginagaya ng bakuna ang virus o bakterya na nagdudulot ng sakit at naguhudyat sa katawan ng paggawa ng antibody. Ang mga antibody ang siyang magbibigay proteksyon sa pagkakataong mahawa ng aktwal na virus o bakterya na nagdudulot ng sakit. Paano nagkakaiba ang mga bakuna? Nagkakaiba ang mga bakuna kung saan ito gawa at kung paano ito naguhudyat ng immune response para gumawa ng antibodies. Itong antibodies ay panlaban sa microorganismo na kalaunan ay magiging proteksyon at panlaban sa totoong impeksyon. Ang bakuna ay maaaring pahina o patay na organismo o isang genetic product tulad ng mRNA na gagawa ng protina ng isang virus o bakterya na hindi magdudulot ng sakit. Ano ang mga maaaring side effects matapos magpabakuna? Maaring makaramdam ng pananakit, pamumula, pangangati o pamumula ng parting binakunahan na maaring magtagal ng ilang oras. Lagnat, panghihina ng katawan, pananakit ng ulo, pagkahilo, pagtatae o pagduduwal. Agad na sumangguni sa isang healthcare professional kung makaranas ng alinman dito. Kailangan magpabakuna ang lahat? Hindi, sa pilitan ang pagbabakuna. Ngunit hinihikayat ng gobyerno magpabakuna ang publiko upang maprotektahan sa sakit. Bakit kailangan magpabakuna kontra sa COVID-19? Kasama ang lungsod at pagsunod sa minimum public health standards, ang pagbabakuna ang isang mahalagang paraan upang maprotektahan ang sarili sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. Kailan magkakaroon ng bakuna laban sa COVID-19? Ang gobyerno ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa mga gumagawa ng bakuna. Inaasahang darating ang unang supply sa unang sangkapat ng 2021. Ano ang Emergency Use Authorization o EUA? Ito ay authorization na ibinibigay sa pamamagitan ng risk-based procedure upang masuri ang bakuna o drug na kasalukuyang dinidevelop para magamit sa panahon ng Public Health Emergency of International Concern. Ito ay upang mapabilis ang akses sa bakuna o drug ayon sa kalidad, kaligtasan at efficacy performance data. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent people at uniform personnel para sa bakuna. Bakit sila ang binibigyan ng prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binibigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniform personnel upang mabigyan ng proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mataas ang posibleng exposure sa virus at patuloy nilang magampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sikto. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerable grupo tulad ng matatanda at indigent na population dahil sila ang higit na apektado kung magkakaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika o parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang otorisadong mamili at mamigay ng bakuna. Hanggat walang nabibigyan ng full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa mga prioridad na grupo?
Ang gobyerno ang sasagot sa bayad ng bakuna para sa ating mga kababayan na kabilang sa mga prioridad na mga grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na mga grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. Ligtas at epektibo ba ang bakuna ng COVID-19? Ang mga COVID-19 vaccines na nabigyan ng EUA ng FDA ay maituturing na ligtas at effective ayon sa kasalukuyang ebidensya. May panganib ba ng komplikasyon ang bakuna sa COVID-19? Oo, tulad ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon ngunit ang mga maluba o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang bihira naman. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat ng mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib dulot nito. Ano ang maaaring magawa habang hinihintay ang paparating na bakuna? Hinihikayat ang publiko na maging mas mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa internet. Ugaliing sumangguni at kumpirmahin ang mga bagong nakuhang impormasyon mula sa DOH Facebook page at DOH website. Ipagpatuloy ang pagsunod sa minimum health standards sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Tungkol naman po sa violations report, narito ang accomplishment report para sa January 20, 2021. RA 9165 and CO number 12-4. RA 8353, incest, rape, and grave threat in relation to RA 7610, isa. PD 1602, Caracruz, Siam. PD 1602, Dice, dalawa. Section 5 and 11, Article 2 of RA 10591, Bybast, apat. Robbery, top 7 most wanted person, first quarter of 2021, isa. Section 11, Article 11 of RA 9165, isa. TEP, WOA, isa. Reckless imprudence resulting in serious physical injuries, WOA, isa. GCQ violators, warned, 86. Smoking in public, 0. Cited, 5. Impounded, 0. Minor, 0. Ang total po ay 115. Tungkol po sa TikTok Registrar's Report, narito naman ang TikTok Report as of January 20, 2021. 10,335 total registered accounts issued with access code. 7,330 users who already completed their courses at ang total enrollees ay 10,395. Para naman sa COVID-19 case updates, narito sa inyong screen ang COVID-19 case updates sa lungsod ng Taguig para sa araw na ito. As of January 19, 2021, 11,066 total confirmed cases, 10,815 total recoveries or 97.73% recovery rate, 178 deaths or 1.61% case fatality rate, 73 active cases at 108,512 PCR tests. May banta pa rin ng COVID-19 sa lungsod ng Taguig. Patuloy na pinapaalalahanan ang lahat na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Ugaliing sumunod sa minimum health standards at safety protocols na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Isa na rito ang COVID-19 precautions, ang pagsuot ng akmang face mask at face shield sa lahat ng oras, pananatili ng isang metrong physical distancing, paghuhugas at pagdisinfect ng kamay at pag-iwas sa mga matataong lugar ay makakatulong maprotektahan ang bawat isa sa nakakahawang sakit. Para sa mga iba pang alituntunin at panuntunan mula sa lokal na pamahalaan, bisitahin ang Safe City Taguig Facebook page. Ang siyudad ng Taguig ay patuloy na nasa ilalim ng General Community Quarantine, kaya't ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalahanan na sumunod sa mga alituntunin ng national at local government. Dito po sa Taguig, patuloy tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page
o di kaya naman ay pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.